Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sitwasyon sa Metro Manila at ilang probinsya ngayon simula ng campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections tutukan. Mga dapat tandaan para sa nalalapit na eleksyon sa Panayam Live kay COMELEC Chairman George Garcia. At kandidato sa pagkabarangay kagawan sa Bukay Abra Patay matapos marilin. Igaan opisyal na nagsimula ngayong araw ang campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya mas lalong naghigpit ang pulisya sa pagbabantay sa mga dumaraan sa COMELEC checkpoints. Para hindi kayo maabala, ihanda na ang inyong lisensya at ORCR na ipakikita sa mga otoridad. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igan, Ivan, good morning. Asahan na ng mga kapuso natin yung kaliwat ka ng checkpoint dahil mas pinaigting ng Quezon City Police District o QCPD yung pagsasagawa niyan ngayong nagsimula na nga ang campaign period. Pinapahinto ang mga motorista na dumaraan sa COMELEC checkpoint sa bahaging ito ng Regalado Highway sa Fairview, Quezon City. Ang mga motorcycle rider, hinahanapan ng driver's license at ORCR. Konting abala pero naiintindihan naman daw ito ng mga rider. Okay lang naman po para sa akin. Parang ano lang, iwasan lang din po. Natural na naman po talaga yan, nag-iingat lang siguro talaga tayo. Okay lang naman po, para din sa kasiguraduhan po, for safety din. Pabor din sa ganitong paghihigpit ang jeepney driver na si Carmelo na may biyaheng Lagro, Cubao. Para makaiwas sa mga hold-upper, mga masasamang loob. So, safety rin sa aming mga driver. Para natecheck yung mga pasayro namin kung may loko-loko. Kasama naman ang mga pulis ang QC Task Force Disiplina na nagsasagawa ng checkpoint sa Zabarte Road na boundary ng QC at North Caloocan. Pinapagilid ang mga motorcycle rider. Ang mga four-wheel vehicles naman, pinapababa ang bintana ng sasakyan at pinabubuksan ang cabin light. Okay lang po para safety sa lahat. Mas okay kasi safety ang mga driver. Nakagaya namin. Ang taxi driver na si Jojo pabiyahe pa lang galing sa North Caloocan. Ay mas maganda yan sir para sa amin, ligtas din kami. Kasi hindi naman natin alam ang mga tao sa harap ng buhay din ngayon. Visual search lang ang maaaring gawin ng mga otoridad sa COMELEC checkpoint. Ibig sabihin hindi maaaring obligahin ang motorista na bumaba sa kanilang mga sasakyan. Dapat din malinaw na nakasaad ang pangalan at contact number ng COMELEC official at station commander na nakakasakop sa lugar. Samantala, Igan, Ivan, isa lamang ito doon sa mga COMELEC checkpoint dito sa Quezon City. Tulad ng nakikita nyo, nandito po ako ngayon sa Del Monte Avenue. Ang nagsasagwa po ng checkpoint ay mga pulis mula sa Masambong Police Station o QCPD Station 2. Nakita nyo, may karatula. Isa yan doon sa mga indikasyon na COMELEC checkpoint yung dadaanan ng mga motorista. At panawagan naman ng mga otoridad, makipag-cooperate lamang yung mga motorista dahil nalalapit na nga yung darating na eleksyon. Ngayon ay hindi pa po tayo nakakarana na pagbibigat sa traffic dito sa lugar na ito, lalo pa't busy street itong Del Monte Avenue dito sa Quezon City. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa Bicol Region naman, sanib puwersa na ang pulisya at COMELEC sa pagbabantay ng mga na-deliver ng election paraphernalia. At live mula sa Naga City, may unang balita si Jessica Calino ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica? Ivan, nakatutok ang COMELEC at iba pang mga katuwang na ahensya dito sa Bicol Region sa pagbabantay at pagsisiguro na pasok sa guidelines ang mga gagawing pakulo ng mga kandidato sa pagsisimula ng 10 araw na kampanya. Sa opisina ng Camarines or Provincial Treasurer's Office, idiniretso ang mga accountable election paraphernalia kagaya ng balota, indelible ink at iba pang mga gamit para sa eleksyon. Sila na rin ang nakatoka sa release ng mga ito. Kahapon, paisa-isa na rin pumunta sa opisina ang mga municipal treasurer para kunin ang nakalaan sa kanilang mga gamit. Ang pag nakaabot na sa mga munisipyo, uga igo kayang inaapod na early distribution of election paraphernalia na gigibon kang mga pili lang na mga election offices dahil may mga
may mga munisipyo kaya na may mga hararayong lugar. Mahalagang mabantayan ito ng mga otoridad para hindi mawala, manakaw o magkaroon ng election-related incidents. Ang Pili Municipal Police Station may nakalayout na ring deployment plan sa dalawang COMELEC offices, ang COMELEC Pili at ang COMELEC Provincial Office. Mahigit 300 na mga tauhan ng PCG, PNP SAF at Maritime Group ang makakatuwang ng Camarines-Sur Police Provincial Office sa darating na eleksyon. Mahigit 2,000 ang mga deployed personnel ng ahensya. Yung pinaka-main concern po natin sa PNP is yung ma-maintain, ma-sustain natin yung peace and order natin dito sa Camarines-Sur. And so far naman, wala naman tayong mga reported na cases pertaining sa mga candidates natin. Ngayong nalalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections, kaliwat-kanan na rin ang pagpili ng mga kandidato ng kanilang magiging poll watchers. Ang paalala ng Commission on Elections o COMELEC Daet, dalawang poll watcher lang ang pwedeng kunin bawat kandidato. Kung humigit pa rito, maituturing na umano itong vote buying. Nais din ng komisyon na limitahan ang dami ng mga tao sa loob ng polling precinct. Dito sa Camarines-Sur, Ivan, sa kabila ng mga naitalang shooting incident at encounter sa ilang bayan nitong mga nakaraang linggo, ayon sa COMELEC Camarines-Sur at Police Provincial Office, generally peaceful at nananatili sa green category ang probinsya, hindi naman daw election-related iyong mga naitalang insidente. Ivan? Maraming salamat, Jessica Kalinog. Samantala mga kapuso, sa ibang balita, 20 mga miyembro umano ng Tau Gamma Phi Fraternity ang nagsalitan daw sa pagpalo sa criminology student na si Aldrin Larry Bravante na namatay umano dahil sa hazing. Sa nakuhang CCTV footage ng QCPD, makikita ang sunod-sunod na pagdating ng mga motorsiklo sa abandonadong gusali sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Pinaniniwala ang sakay ng mga ito ang mga fratmen na lumahok sa initiation rites ng biktima. Ang apat na unang sumuko sa mga otoridad na sina Justin Artates, Kyle Michael De Castro, Lexer Manarpies at Mark Leo Andales. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang dalawa sa kanila umamin na kasama sa initiation rites. Nagbigay rin sila ng pangalan ng anim nilang kasama sa hazing. Sa death certificate ng biktima, blunt impact injuries and lower extremities ang cause of death ni Aldrin. More or less mga 60 paddle hits ang naibigay doon sa ating biktima. At tama, more or less mga 2 hours yung initiation rites na nangyari. Bumabagsak na yung katawan niya at yun nga po, pumikit at nawalan ng malay at nire-revive nga nila yung tao, yung victim. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon ang Philippine College of Criminology o PCCR kung saan nag-aaral o nag-aral ang biktima. Anila hindi nagpa-recognize sa pamunuan ng kolehiyo ang fraternity. Sinusubukan pa rin naming kunan ng panig ang apat na sumukong fratmen pati ang pamunuan ng Tau Gamma Phi Fraternity PCCR chapter. Tinanggi ng Israeli military na silang may pakana sa pagpapasabog sa isang ospital sa Gaza City kung saan nasa 500 ang namatay. Inakusahan nila ang palyadong rocket launch umano ng Islamic Jihad ng Palestine ang nasa likod ng pag-atake. May inilabas pang umano'y patunay ang Israeli Defense Forces na walang impact crater mula sa missile kaya imposibleng airstrike nila ang tumama roon. Itinanggi naman ng Islamic Jihad ang akusasyon. Tanawagan naman ang mga otoridad ng Palestine sa International Criminal Court na imbisigahan ang insidente. Sa United Nations naman, ang resolution na sana'y makapagbibigay permiso na makapasok na ang mga humanitarian aid sa Gaza na bito ng Amerika. Ayon sa US Ambassador, may direktang diplomacy efforts naman na ginagawa ang Amerika para rito. Dismayado rin daw ang Amerika na hindi binanggit sa resolusyon ang karapatan ng Israel para sa self-defense. Paalala ng COMELEC ngayong unang araw ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections, disqualification
ang posibleng kaharapin ng mga kandidatong hindi susunod sa campaign guidelines. Live mula sa Davao City, may unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil. Igan, maagang naghanda ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa isasagawang motorcade ngayong umaga bilang hudyat ng pagsisimula ngayong araw ng kampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Marami na rin mga nakakabit na mga campaign posters at tarpaulins sa common poster areas. Sa Barangay 76A, Bukana, Davao City, may mga na-identify ng common poster areas ang COMELEC 11 sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw. Ayon sa COMELEC, isa ito sa mga napili dahil open space na malapit sa highway at marami ang makakakita. Paalala ng COMELEC, sa designated common poster areas lang dapat maglagay ng campaign materials ang mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. 2x3 feet lang dapat ang size ng printed campaign posters. Every barangay, ang requirement mangod sa common poster area na to, for every 5,000 registered voters, na usa ka common poster area ana nga lugar. So kung 20,000, upat ka common poster area. Sa COMELEC Cagayan de Oro, may common and designated poster area din sa bawat barangay sa lungsod. Karamihan dito, nasa public plaza ng bawat barangay. Sa Zamboanga City, may mga struktura na kung saan pwedeng ipaskil ang campaign materials o posters ng mga kandidato sa eleksyon. Ayon sa COMELEC Zamboanga, magsasagawa din sila ng offline baklas na tututok sa campaign posters kung nakasunod ba sa inilabas nilang guidelines. Dagdag pa ng COMELEC, bawal din ang pamimigay ng t-shirt, bolers, sombrero, payo o kahit anong may halaga dahil maituturing din itong vote buying. Mananatili ang COMELEC checkpoint sa lungsod at maghihigpit din ng seguridad lalo na at may mga magsasagawa ng motorcade. Paalala ng COMELEC na mahaharap sa disqualification ang mga kandidatong lalabag sa Omnibus Election Code. Igan, sa ating paglilibot kanina dito sa lungsod ay marami na rin tayong nakita mga paglabag ng mga kandidato sa pagkakabit ng kanilang mga campaign posters at tarpaulin sa mga puno ng kahoy at poste ng kuryente. Matatapos ang campaign period sa October 28, dalawang araw bago ang mismong araw ng eleksyon sa October 30. Igan. Maraming salamat, Argil Relator. Sa Negros Occidental naman, nagpakalat ng mga tauhan ng pulisya at militar para magbantay sa mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern. Live mula sa Bacolod City, may unang balita si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Aileen? Susan, tiniyak ng Negros Occidental Police ang mahigpit na pagbabantay sa iba't ibang bahagi ng probinsya sa pagsisimula ng campaign period para sa barangay at SK elections. Mahigit 4,000 police personnel ang nakabantay ngayon sa mga munisipyo, public plazas, sa mga barangay sa pagsisimula ng pangangapanya ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. May border checkpoints at quick response team din ang militar. Sinuring po natin lahat ng localities, lahat po ng barangay. Wala po, para sa law enforcement po ng PNP, wala pong tayong sinasabing special na kanon. But we maintain na maging secure po yung upcoming election na yan. May focus lang po kami. May mas diin po kami sa deployment po namin pagdating dyan sa mga election areas of concern. No? Sa pinakahuling report, 51 barangay ang itinuturing na areas of concern sa Negros Occidental. 3 dito ang nasa red category, 45 ang nasa orange category. May 3 namang barangay sa ilalim ng yellow category. Tututukan din ng pulisya at COMELEC ang vote buying at vote selling sa ilalim ng kontrabigay committee. Ayon sa COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibigay o pagdistribute ng items na may halaga katulad ng t-shirt, bags, ballpens, pagkain at transportasyon sa mga campaign sorties o pagtitipon-tipon. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na huwag matakot na magsumbong. Sana po ipagpaalam po nila kung may nalalaman sila mga impormasyon, lalong-lalo na po sa vote buying at saka kung ano man po ang reklamo,
importante po na may bahagi nila at may report nila sa ating kapulisan. Hiling din ng otoridad ang kooperasyon mula sa mga motorista para sa COMELEC checkpoints. Yan muna ang latest mula dito sa Western Visayas. Susan? Maraming salamat, Aileen Pedreso. Dito naman sa Metro Manila, nagpapaskil na rin ang campaign materials ang mga taga-suporta ng ilang tatakbo sa barangay at sa Sangguniang Kabataan Elections. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. May mga nakatakdang pampublikong lugar kung saan pwedeng magpaskil ng mga campaign materials. Ngayon pwede ng mga kampanya para sa barangay and SK elections. Ang pagdating ng hating gabi, naging hudyat para maging abala ang mga may sinusuportahang kandidato. Ngayon parating na barangay at Sangguniang Kabataan elections, maaaring na kasi magpaskil o maglagay ng mga campaign materials bilang bahagi ng campaign period. Pero hindi ito basta-basta pwedeng ilagay sa kung saan. May common poster area lang na pinapahintulutan ng COMELEC. Halimbawa dito sa Anona sa Santa Mesa, sa pampublikong lugar lang tulad nito, maaari. Kailangan tama sa oras, tama sa date, na tamang pagkabit ng mga tarpaulin. Bukod sa mga campaign material, all systems go na rin ang pulisya na naatasang panatilihin ang kaayusan sa eleksyon. Bahagi ng mandato nila ang paglatag ng security checkpoint. Hindi basta-basta nakalalampas sa mga sasakyan ang hindi na-check ng mga pulis. Mahigpit din ang checkpoint sa Acacia Lane sa Mandaluyong. Pinapahinto ang mga kotse, taxi at mga motorsiklo habang nagmamando rin sa daloy ng mga dumadaan truck. Halos puno na rin ang campaign poster sa isang common poster area sa Barangay Addition Hills sa 9 de Pebrero sa Mandaluyong. May inabutan din kami taga-suporta ng ilang kandidato na nagkakabit ng campaign materials. Sa grills at bintana naman ito ng ilang private property inilalagay, kabilang sa pinapayagan ng COMELEC. Sa San Juan, ilang private property din sa Barangay Balong Bato ang nalagyan na rin ng mga campaign poster. Susan, 10 araw tatagal itong campaign period at kung may makita mga paglabag sa rules and regulations, maaari itong iulat sa COMELEC. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Patuloy ang airstrike sa Gaza Strip kasunod ng pagpapasabog sa isang ospital doon. Para sa update live mula sa Cairo, Egypt, ay unang balita si Rafi Tima. Rafi. Magandang umaga, Iban. Alas 2 ng madaling araw dito sa Cairo, Egypt, kung saan kinumpirma ng opisina ng kanilang presidente na si Abdel Fattah el-Sisi na nag-usap sila ni U.S. President Joe Biden sa pamamagitan ng telepono ngayong gabi at nagkasundo na magpapapasok ng humanitarian aid papasok ng Gaza Strip sa pamamagitan ng Rafah Crossing. Ayon sa isang pahayag mula sa opisina ng Egyptian President, nagmagko-coordinate ang Egypt at ang Amerika at makikipagtulungan sa mga humanitarian organizations na nasa ilalim ng United Nations para magpapasok at ma-secure itong mga humanitarian aid. Sa ngayon, bukod sa problema sa tubig at kuryente, ubos na yung supply ng pagkain sa loob ng Gaza Strip matapos sa bombahin ng Israel at matapos namang umatake ang Hamas sa Israel. Ang keyword sa pahayag ng opisina ng Egyptian President, gagawin nila itong sustainable o tuloy-tuloy. Ang pahayag na ito, inanunsyo rin ni U.S. President Joe Biden na bumisita kamakailan sa Israel. 20 truck na may lamang mga humanitarian aid ang initial umanong papasok sa Gaza Strip. Ayon sa U.S. President, dapat bigyang credit si Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi sa pag-accommodate sa kanyang request na magpapasok ng aid sa pamamagitan ng Rafah Crossing. Mula na magsimula ang pambobomba sa Gaza, matapos nga umatake yung Hamas, itong border lamang ng Egypt ang tanging inaasahan para makapasok ang humanitarian aid at makalabas naman ang mga naipis sa gulo sa loob ng Gaza. Ospital na kandungan sana ng mga sugatan at may sakit sa Gaza. Ang isa sa pinakabagong tinamaan ng pagsabog, gyera ng Israel at Hamas. 300 hanggang 500 daw ang patay sa sunog at pagsabog sa Al-Ahli Al-Arabi Hospital ayon sa Health Ministry Sources at Civil Defense Chief sa Gaza. Kwento ng mga doktor, sinikap nilang isalba kung sino ang kaya nilang tulungan
pero sa sobrang dami ng sugatan, marami ang namatay. Doon pa naman daw nananatilang ilang taga-Gaza na tumakas sa airstrikes ng Israel. Si Palestinian President Mahmoud Abbas tinawag na massacre ang nangyari na dahil anya sa airstrike ng Israel. Ayon sa Undersecretary ng Health Ministry ng Gaza, sinabi ng head ng ospital na nakatanggap siya ng tawag mula sa Israeli Army na nagbabala tungkol sa airstrikes. We as an Arab group demand immediately a ceasefire because the continuation of the war, it means killing more Palestinians every moment. Pero giit ng Israel, pumalyang racket ng Palestinian group na Islamic Jihad ang tumama sa ospital. Naglabas pa ang Israel Defense Forces ng drone shots na patunayan nila na walang impact crater mula sa missile o bomba sa lugar, kaya imposibleng airstrike nila ang tumama roon. Then, at 6:59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani Hospital, they went as far as inflating the numbers of casualties. Itinanggi naman yan ng Islamic Jihad. Kasunod ng pagsabog sa ospital, sumiklab ang protesta sa ilang bahagi ng West Bank at Jordan. Patuloy ang airstrikes ng Israel sa ibang bahagi ng Gaza na dati na nilang sinabi na target ang mga kuta at pasilidad ng Hamas. Ayon sa Israeli military, may humanitarian zone sa bayan ng Al-Mawasi sa timog na bahagi ng Gaza, pero hindi malinaw kung paano makakarating doon ang aid. Bagamat bubuksan na nga ang Rafah crossing para sa humanitarian aid, hinihintay pa namin may impormasyon na bubuksan na rin ito para naman makalabas itong libo-libong mga foreign nationals na naiipit sa loob ng Gaza, kabilang na ang mahigit 100 mga Pilipino. Sa ngayon, ang unang impormasyon ay kailangan muna makapasok ng sustainable itong mga humanitarian aid bago payagang makalabas itong mga foreign nationals. At yan ang unang balita mula dito sa Cairo sa Egypt. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nag-uulat. Suportado ng ilang mambabatas na pabor sa Maharlika Investment Fund ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang pagpapatupad ng implementing rules and regulations ito. He has access to data. And so, as I said, he has his reasons. And so, we trust him in this. Sabi ng ilang senador, kaysa nila ang Pangulo sa pagtitiyak na magagamit ng maayos ang pondo sa MIF. Ayon naman kay Representative Joey Salceda na chairman ng Technical Working Group na bumuo sa MIF Act, on track pa rin daw sa target ang pagsisimula ng programa. Para naman kay Representative Franz Castro na isa naman sa mga tumutol sa Maharlika Fund, hindi lang dapat suspindihin ang IRR, kundi dapat tuluyan ng ibasurang batas. Kinwestiyon naman ng Senate Minority ang kapasidad ng Land Bank at Development Bank of the Philippines na maglagak ng pondo sa MIF. Kamakailan lang kasi humingi sila ng regulatory relief o pagluluwag sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos silang mabawasan ng 75 billion pesos bilang mandatory contribution sa MIF. Sabi naman ni Sen. Riz Ontiveros na tumutol din sa Maharlika Fund, lumilinaw ng hindi totoo ang pagtitiyak doon ng Finance Secretary Benjamin Jokdo na may sobrang perang Land Bank at DBP. Ang MIF, kasama ng kanyang mga kahinaan, ay nakaambang bawasan ang kakayahan ng LBP at DBP na magbigay ng pautang para sa mga magsasaka, mangingisda at mga agri-negosyante. Tuloy na ulit ang Maharlika Investment Fund ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Para sa detalye, nagbabalik si Maris Umali. Maris? So sa nilinaw nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang departure speech papunta sa Kingdom of Saudi Arabia, ang issue tungkol sa di umano'y pagsususpindi nga no, sa implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. Ayon sa Pangulo, mahalagang aspeto ng kanyang biyahe patungo sa Middle East, partikular sa Kingdom of Saudi Arabia, ang pag-introduce
sa mundo at sa Middle East ng Maharlika Investment Fund. Kaya ibig sabihin, tuloy pa rin daw ito, na alarma raw siya sa mga nabasa sa balita na ipinatigil daw niya di umano ang pagpapatupad nito, pero kabaligtaran daw ang katotohanan. Nagsasagawa lamang daw sila ng karagdagang improvements sa organizational structure, pero ang konsepto nito, itong Maharlika Investment Fund bilang isang sovereign fund, ay nananatiling maganda. Committed ang pamahalaan na maging operational ito by the end of the year. Huwag daw sana ma-misinterpret ng publiko na nagkamali sila sa kanilang desisyon. Humahanap lang daw ng paraan para maging perfect itong Maharlika Investment Fund. Kumonsulta na sila sa mga economic managers at sa mga taong magiging involved sa naturang investment fund. Kaya isasaalang-alang lahat ito para mas maging mabuti ang implementasyon. Maganda rin daw ang inisyal na pagtugon dito ng Middle East. July 18, nang pirmahan ni Pangulong Marcos ang Maharlika Investment Fund na batas. Inisyo ang IRR noong August 28 ng Bureau of Treasury. Pero October 12, may inilabas na memo na nagsususpinde sa IRR nito. At kahapon nga ito ibinalita, pero ngayon ay nililinaw ng Pangulo na tuloy pa rin daw ito. So yan muna ang latest mula rito sa Villamore Airbase. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Marie Zumali. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.